Isang maulang umaga, mga kamanokski. Ngayon ay November 1. Undas. Bawal pumunta sa simenteryo at may bagyo. Kaya, gawa na lang tayo ng video nang makatulong tayo sa ating mga kasamang mga kamanokski. Ang topic natin ngayon ay yung mga karaniwang sakit ng ating mga alagang sisiw. Ano po ang dahilan at paano natin maiiwasan? Ang karaniwang sakit ng ating mga sisiw ay, number 1 ay Marex. Ang Marex ay isang virus. At paano natin siya magagamot? Walang gamot. Then pwede natin bakunahan ang ating mga sisiw. Ano ba ang symptoms ng may Marex? Ang nata siya, lameness, may paralysis siya. Parang napaparalyze yung paa niya, leg niya, pati pakpak niya. At nagugulag siya, nahihirapan siyang huminga. At pagka nagkaroon na nito ay kung ano-ano na po yung ibang mga nagiging sakit niya. Sunod-sunod na yun hanggang sa mamatay na. Ano ang pwede natin igamot sa virus na ito? Siyempre, wala. Wala siyang gamot eh. No cure nakalagay ay vaccine. Kaya pagbata pa lang, ipabaksin na natin ang ating mga sisiw. I-delay na natin yung schedule na sa ginawa kong black vaccine. Para natin yung schedule. Ano pa ang sakit? Gumboro. Kaya karaniwan din ito sakit. Ang gumboro ay isang virus. Ano sa picture? May kasama picture yan. Tapos ano ang symptoms ng gumboro? Yung nanginginig siya, tapos yung parang gusot-gusot yung balahibo niya, hindi siya makakain, dehydrated, para bang nagsisiksikan sila, giniginaw. Tapos nagsisiksikan nga, nagtutukaan sila. So, dahil may poor management nga tayo doon sa ating brooder, nagpaparang nagkakaroon na sila ng cannibalism. Ayun, kakain na, tutukaan na. Kailangan maayos yung ating brooder. Ano pa yung sakit na pwedeng dumapo ay NCD. Newcastle disease. O ito yung bakit tayo nag-inject ng B1B1 at saka mga lasol tayo sa Newcastle disease. Ano ang symptoms ng pag tumama na sa atin ng virus na ito? Respiratory. Ako, may ubo na, nahihirapang huminga, ganun din, lalos magkakamuka. Ewan ko ba, paano nilang nalalamang nervous? Dine-nervous ba ito? Ewan ko paano nilang nalalaman, baka nagpapagbibig. Tapos bumabagsak na yung kanyang pagpak, umiikot na yung kanyang leeg, paikot-ikot na. Alam naman natin yun, nakikita natin, maniwang na kasi magiging sakit siya. Tapos magiging ano na siya, paralyzed na siya, etc. etc. Ayun, mamamatay. Ano ang gamot natin sa NCD? Vaccine. Tapos kung may meron siya ng mga secondary infection, yun ang gagamotin natin. Sinipon, tigyan natin sa sipon. Kung po yun sa virus na ito. Pero karaniwan ito ay patay. Kaya nga, dapat ipinabaksin natin siya. Foul pox. Yan, isa pang sakit yan. Ano yung foul pox? Yun yung bulutong. Na ang carrier nito ay lamok. Mosquitoes. Yan, ang carrier ng foul pox. Kaya pag kinagat sa palong, yun, nagkakaroon siya ng sugat. Yung symptoms naman niya, alam naman natin ito. Nakasugat siya sa una, tapos huwag napabayaan natin. Dumada po na yung iba-ibang sakit. Kaya kapag tatandaan natin, ang gamot dito ay vaccine. At saka yung secondary infection niya, pag matamlay, parang sisipon, hindi gagamotin natin sa kanya pag tinamaan ng buluto. Ang nakamamatay ay yung secondary infection. Pag di na kaya. Kaya dapat huwag magkabuluto. Kung may bulutong na yung bakura natin, pag minsan na tayo nagkabulutong, ibig sabihin ay may bulutong na lagi doon sa ating bakyan. Ano pa? Ang karaniwang sakit ay E. coli o E. coli. Ano? E. coli, ang alam kong pronunciation dito. Ito ay nakukuha sa kain na nakain. O kaya, sa feed, sa inumin, nalagyan nyo ng kain ang kasama niya o kain niya yun. Itong sakit na ito. Ang symptoms ay nilalagnat. Ewan ko kung paano nila nalalamang nilalagnat yung mga sisiw. Siguro may termometer. Tapos nagtatae, may ubo, nahihirapang huminga, yun pa din, gani siya. Nakagusot-gusot yung balahibo niya, ruffled feathers. Tapos ang makikita natin dito, pag ganito ang sakit ay dilaw yung kanyang tae. May dilaw, nagtatae siya, nakulay dilaw. Ano ang mga gamot dito? Mga tetracycline, sulfa drugs, yan po. Tapos kailangan talaga malinis ang ating brooder para hindi makakain.
akin. Panoorin nyo yung aking video tungkol sa bedding. Parang hindi nyo makain. Parang moisturizer talaga magandang pagkakay sa bedding. Ano pa ang sakit na parang di kamunga nito? E-coli na ito ay salmonella. Itong salmonella ay bacteria. Ano ang symptoms ng ng salmonella? Lagi sa ilaw. Para sa binigino, nandiyan na sa ilaw. Tapos yung tahi niya, kanina, yellow. Ito naman, white o kaya parang light green. So kaya parang cream. Yun ang tahi niya. Yun ang kulay. Actually, pag kinatay lang naman ito, tsaka makikita talaga yung infection niya. Ay hirap talaga itong salmonella. Kasi ipapasa itong sakit na ito. Pa lang, tapos yung i-carrier siya for life noong salmonella nito, yung bacteria nito. Kasi yung sa ako ko ito sa incubator, ang maraming incubator, may bacteria ng salmonella, yun, nasa katawan na niya, habang panahon na. Habang buhay siya, yun, nasa kanya na yung bacteria na ito. Pagka humina yung kanyang immune system, lalakas ngayon itong bacteria hanggang sa yun, mamatay na siya. Kaya dapat, kapag may edad na, matatanda na, pinabalikan na talaga yan. Yung asawa lang huwag yung papalitan, kahit may edad na, mabawal yun. Pag matanda na, pagtsagaan mo na lang. Ano ba isang sakit na karaniwan ay rock gut? Tama sana pronunciation ko kasi hindi naman ako doktor, straight-up lang ko. Anong symptoms nito? Nagtatai siya, tapos mabaho yung tain niya. Ganun pa rin, nagtatai pa rin. Wala naman sinabing kulay kasi nagtatai siya. Ano gagamot natin dito? Ay antibiotic. Kita natin siya matamlay, antibiotic. Tapos bakit nagkakasakit dito? Ay dahil overcrowded siya. Tapos marumi yung ating brooder. Kaya dapat malinis. Kailangan talaga malinis tayo sa ating mga alagang sisi. Ano pa yung karaniwang sakit ay pneumonia o brooder pneumonia. Ito ay dahil sa mga molds. Yung molds na nakatay, nasisinghot. Tapos yung tubos dahil marumi yung ating brooder. Karaniwang ito sakit na ito sa talaga. Karaniwang nagiging sakit ay sa hindi tamang brooder. Kaya ano gagamot natin dito sa brooder pneumonia? Wala. Walang gamot. Kaya talaga naman, no? Pag tinamaan ka talaga, ako, ang hirap. Tapos ano pa ang sakit na kay Red Cat, greeting ko sa brooder pneumonia. Naiilang ako doon sa anak kong dalaga. Kaya kailangan maayos yung brooder natin. Karaniwang magiging sakit talaga ito yung pneumonia sa tingin. Hirapan siya. Ano ang gamot sa brooder pneumonia? Siyempre, wala. Pag pinamaan ka niya, pinamaan talaga. Wala, patay. Ano pang sakit? Ang sakit pa ay infectious bronchitis. Ito yung parang colds o mga sipon-sipon, virus ito. Kaya patay na naman ang alaga natin. Na para itong pneumonia. Ano ang symptoms niya? Nahihirapan siya huminga, may mga discharge na siya, may sipon-sipon, mayroon sa mata, mabahing-bahing na siya. Ano po ang gagawin natin pag nakita natin gano'n ang ating mga alaga? Ay, ang treatment sa kanya ay vaccine pa rin. 1 to 14 days old, dapat na gamot na natin siya. Pwede sa spray, pwede sa drinker, papatahan natin siya. After 2 weeks, ulitin pa rin natin yung na treatment. Pwede ding may antibiotics. Tapos yung brooder management natin, kailangan medyo mainit yung ating brooder. Kung nalamigan talaga, magkakaroon ng sipo-sipo niya, colds. Kaya dapat medyo mainit. Ako po kasi talagang hindi ko na may ina-advise sa inyo. Ginagamit ko talaga 100 watts. Pag may bagong dating, naku, 100 watts talaga. Kaya lang kasi aking brooder, merong mainit na lugar at may malamig. Kaya pagka na naiinitan na sila, may pupunta silang malamig. Tapos pagka nakita ko na dapat nang bawasan yung watch ng aking ilaw na ginagamit, tagawin ko na siyang 50. Kaya yung 50 halos yun talaga yun. Kasi konti-konti naman, nasa 20 lang. Masisimula ng 50 sa 50. Yun ang ginagamit. Yung magamit ang 25 watts. Kasi nga dahil dito, mahanap ko na medyo mainit siya. Kasi lilipat naman yun sa manalit. Ano pa ang sakit? Ito yung huling sakit na matama, nakaraniwan na marami pa rin sakit. Nag-uusapan natin. Ay,
Omphalitis. O kaya ang tawag pa ito ay yolk sac infection. Na-infect na siya, ano pa lang, nasa incubator pa lang, itlog pa lang, may infect na siya nito. Dahil ano, minsan sa cuddling, mali yung handling natin na itlog, yun, nagkakaroon na siya ng sakit na ito. Ano ba yung symptoms ng sakit na ito? Ba yung kanyang puwit o yung puso niya para nagkakaroon ng infection. Tapos yung mabaho, mabaho. Tapos para yun nga yung puwit niya, hindi, parang hindi siya tuyo. Lang lumalabas. Yun, kaya gagamot natin dito, pwede siguro natin dito yung ano. May ini-spray na parang sa sugat ng ano. Pero hindi ko pa siya na-try. Kasi karaniwan dito, pagka nagkaroon na nito, patay na siya kagad. Malata na siya. Kaya tutukain pa ng kasama. Kaya namamatay siya. Ako na lang natin yun. Pero ako talaga eh. Minsan, pagka mahina na, mamamatay. Kaya ano ko na talaga. Pinapatay ko na siya. Itapunan ako dito ng mga patay. Mga sisipag, sisip lang. Ay, nakakalungkot ka sa'yo. Pagkatapos po natin malaman ang mga nakakatakot na sakit na ito na walang gamot, parang nalalata na tayo, ano dapat natin gawin yung solusyon? Siyempre, ang magandang solusyon dito, huwag na tayo mag-alaga. Hindi, mag-alaga pa rin tayo. Tanda natin, ang masama lang kasi yung sisip natin, kung 20 yun o 50, namamatay na. Meron na talagang problema sa ating mga. Ha? Ano gagawin natin? Siyempre, kung kaya naman natin, mag-vaccine tayo agad. Astas tayo, vaccine tayo. Hindi na natin makontrol yung mga sakit na yung maray, sumboro, ano natin dyan. Iwan-iwas, iwan natin dyan. Kaya panoorin niyo po yung video ko na ginawa tungkol sa vaccine. Makakakulong yung po. So, tapos mag-disinfect tayo lang. Yung mag-disinfect tayo. Kasi pag talaga basahan lupa, lang, nag-uulan. Talaga, buhay ang bakterya. Pag mainit, patay, less ang makikita. Tapos, ang parang, yung brooding management, yung ilaw, may mainit na lugar, may malamig na lugar, sana ganun. Kaya natin yan, makakatulong talaga yan. Tapos yung beddings yan, ako, napaka-importante nito para maiwasan natin yung kulay na yan, tsaka coccidiosis. Kasi sa tae yun eh, tae nila. So, maganda talaga yung carbonized rice yan. Pag natai siya, nababalot siya nun eh. Eh, disinfectant ang carbonized rice yan. Kaya hindi ako masyadong namang problema yun. Kasi yun ang bettings ko. Tapos panoorin niyo rin po yung mortality of chicks. Yung ginawa akong video, maganda rin po ito. Baka may makulot tayo na idea kung paano natin naiiwasan yung pagkamatay ng ating kalag. Tatanda natin, management, laging titingnan, paano kailangan ng ating mga alaga, huwag mong didelay. Pag nakita mo nang kailangan bawasan yung ilaw, bawasan na. Kung kailangan naman dagdagan yung init, dagdagan natin yung init. Nandun agad yung gamot, nandun agad yung gamit, kung ano yung ating dapat gawin. Tapos yung antibiotic, tatanda natin, mas mahaba yung bigay, okay lang din yun. Lalo na mga bata pa naman siya, hindi naman sa kakain. 5 to 7 days, tapos basahin natin yung dosage, sundin natin. Huwag yung lahat na lang na antibiotic, minsan may nagpapayo, 3 days lang. Hindi ako talaga kumporme dito. Tanong natin doon sa tindahan natin binibilang, kasi siyempre alam nila yun. Kasi yung mga ahente, kung nagdadala ng gamot, napaliwanag sa kanila yung mga paggamit, na tamang paggamit. Ang advice pa rin, huwag na natin ulitin yung antibiotic natin ginamit. Kung ginamit natin ngayon tetra, huwag na natin yung doxy, huwag na natin gamitin yung sa batch na ito. Sa isang batch na yun, gamitin natin. Iba-iba, marami naman klaseng antibiotic, hindi naman yung pinapatay. Yun na, para hindi siya maging yung immunity sa gamot ay mawala. Ha? Ano po ha? Pag nagawa na natin lahat ang mga bagay na ito, pinag-aralan natin at wala pa rin nangyayari, ganun pa rin, namamatay. Normal lang naman yung may namamatay na sisiw. Ang talagang mahirap lang ay namamatay lahat yung bats na talaga. Ano na talaga yun? Hindi na natin makontrol. Ang pinakamaganda doon ay i-stop muna natin talaga. Stop na natin muna yung pag-aalaga, disinfect natin yung paligid, alisin natin lang talaga lahat. Totally, mas maganda. Kung pwede lang, ganun ang gawin natin. Tapos magsimula tayo sa month na Medyo mainit. O papainit. Yung January, maganda yun. Kasi papainit siya. Hindi na masyado sa itin. At ang isa pa, may tip tayo. Natin magbigay ng tip. Kapag ka nagkasakit yung ating mga alaga na buhay natin, eh okay naman siya. Huwag na natin gawing breeder o layer yun. Pagdating ng 3 months, pag isang kilo na siyang mahigit, katayin na lang natin. Kasi baka carrier na rin siya eh. Huwag na natin, katayin na lang natin. Kung pag
mapaganda natin yung katawan. Tayo manghinayang kasi manghinayang tayo. Yun, ano na. Experience ko na rin yun na manghinayang. Mahina siyang makiflow. Hindi siya mali. Marami na disadvantage yun pag nagkasakit na yung ating mga. Sana nakatulong po mga kamanokski yung aking ginawang video. Malaman natin yung mga karaniwang sakit ng ating mga sisiw at kung paano ang gagawin. Happy farming mga kamanokski! Happy farming po!